Hello beautiful people, welcome back to our channel. And for today's video, we can see that the Philippine vlogging community is more mourning or nagluluksak because of the unexpected or yung biglaang pagkawala ng ating pinakamamahal na si Kween Lloyd Cadena. And sobrang si Lloyd Cadena, isa siya sa pinaka we can say na pinaka authentic na vlogger dito sa Pilipinas. Kasi as in, nagsimula siya sa pagiging small vlogger around 2012 or 2011, mga ganun. So, din pa lang siya. And then, ang ginagawa niya is puro comedy. And then, kilala natin siya sa pagkakaroon ng pink background, kung natatandaan niyo po. And, ayun, so nagsimula siya sa pagiging student hanggang nakilala siya. Unlike ng iba na talagang kilala na personally na. So, siya talaga nagsimula siya from the scratch. So, sinikap niya na makilala. And, sobrang deserving niya naman yung kung ano man yung meron siya or yung nagkaroon siya. And, I can say na si Lloyd Cadena, isa siya sa pinakakilalang vlogger na halos yung sweldo niya, nilalaan niya sa pagbibigay sa ibang tao. So, if you are watching most of his vlogs, meron siyang kada taon, meron siyang pa-school supply sa mga bata. So, nabibigay siya ng mga school supply sa mga schools. And then, nabibigay lang siya ng mga TVs or appliances na makakatulong para sa learning ng mga bata. Kaya sobrang minahal siya ng mga tao. Lalo na yung nakapaligid din sa dati niyang tinitiran sa mga malalapit-lapit ng bahay. And itong nakaraan lang, since online, humigay siya ng tablet. Diba? Humigay siya ng tablet. And ayun. So, yun nga. So, ngayon, sobrang nakakalungkot lang. Na, alam natin na hindi siya natutuwa na malungkot tayo kasi isa siyang vlogger na nagpapasaya ng tao. Pero, sobrang nakakalungkot na isipin na yung mga ginagawa niyang vlog is mawawalan. So, hopefully, yung mga kaibigan niya is pagbigay pa rin ng ganong uri ng vlogging na ginagawa niya. And, nakakalungkot din kasi he has gotten so young. Imagine, 26 years old pa lang siya, and then kinukuha niya pa lang yung mga pangarap niya o yung mga gusto niya para sa sarili niya at saka sa pamilya niya. So, yun nga. So, kumuha siya ng bahay. Nakakatuwa nga nung unti-unti niyang inaayos yung bahay nila. Diba, laging kasama din yung pamilya niya, yung mama niya, yung mga kaibigan niya. And detail by detail din sa bahay niya is sobrang nakakatuwa kasi nanggaling siya sa hindi naman ganung kayaman na family. And then, ngayon, kung ano yung meron siya is pinapakita niya, hindi para magyabang, is para ipakita na ito yung pinaghirapan niya. So, yun, nakakalungkot lang talaga na wala na tayong makakita ganun. And then, lahat ng ginagawa niya, hindi lang para sa kanya, kundi para, yun, para sa pamilya niya, siya, para sa mga kaibigan niya. Yun, nakakalungkot lang kasi kakukuha ko lang din ng badge sa fanpage mo. And then, congrats kasi kakakuha mo pala ng 3 million na sobrang deserve mo, na sobrang pinaghirapan mo, na sobrang kinilala ka din ng tao. Yun. So, kung nasa na kami ngayon, hopefully, titingnan mo kami dito ng mga fans mo. And, yun. May you rest in peace. Dear Kween Lloyd, and your memories will always remain in our hearts forever. And, yun. So, hopefully, masaya ka dyan kung nasan ka man ngayon. And, tulungan mo kami maging strong para sa mga tao na nakapanood sa amin. Okay, so that would be all. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Bye-bye, idol!